and holy thy He will also bless the fruit of thy womb, and the fruit of thy land, thy corn, and thy wine, and thy oil, and the peace of thy kind, and the flocks of thy sheep, in the land which he sware unto thy fathers to give thee. Thou shalt be blessed above all people, there shall not be male or female barren among you, or among your cattle. And then the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. Sabay-sabay po. And thou shalt consume all the people, which the Lord thy God shall deliver thee. Thine eye shall have no pity upon them, neither shalt thou serve their gods, for that will snare unto thee. Okay? Basahin ko lang ulit po isang 9, sabi dyan. Know therefore that the Lord, thy God, is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandments to 1,000 generations. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Yung mga salita na medyo basic po yung pag-aaral namin ngayon, but actually, we're touching, Panginoon, yung paano kayo magtulungan, makilala kayo ng lubos. We also, i-dispel namin yung mga kasinungalingan po, Lord, na circulate, na gusto nila, Panginoon, po positive lang about you. Nawa, Panginoon, mga kabataan especially, maintindihan nila from their young age, na ang inyong katapatan, Panginoon, ay napakatapat nyo, but ito po ay, may gusto kayong gawin din namin, Panginoon, especially pagka may ligtas na, yung paano kami lalago, maintindihan namin yung ibang bagay about you, kung paano ka nagtatapat, at paano kami naman ay dapat magtapat din sa inyo, Panginoon. So, i-pray na kayo pong manguna sa amin sa inyong lingkod. Sa bawat isa, Panginoon, may kinig, yung handaan niyo, Panginoon, puso at isipan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakapuno po. Okay, title bullet dito is The Faithful God. Subtitle, Understanding God's Faithfulness. So again, ano yung faithful? Matapat. Ano yung sabihin ng matapat? Loyal. Loyal is one, okay? Ingatan yung ating ano. Meron pala ako dito ngayon eh. Gusto nyo ba yung may ganito? May nakikita kayo? O gusto nyo Bible lang? Sige. Ha? Sinong gusto na may ganito? Yung ganito. Kasi gusto niya ganyan. O, oh, Bible lang. Gusto niyo. Ah, sige. Okay. Hindi pa ako marunong mag-edit. Alam ko, pwede pala yun. Tsaka pwede yung itong video. Pwede yung ano dyan. Actually, pwede dun eh. Natamad lang ako. Anyway. So, na, alam mo yung sabihin ng faithful ulit? Matapat. Steadfast in action. Yung sabihin, loyal. Sinabi mong love mo forever. Pag sinabi mong forever, di ba? Nangako ka, kaisa niya sa business. Mga custom na namin. Mga alagaan namin. Maganda yung produkto namin. Totoo yun, dapat. Okay, kahit sa kaibigan. Ayaw mo ng kaibigan. Andyan lang pag may makukuha sa'yo, di ba? Firm adherence to promises. So, pag pinangako mo, gagawin mo. Okay? Given with strong assurance, binding. Ibig sabihin, pag sinabi mo, yun, matapat ka. Tapat ka bang, ano, customer? Wala namang ganun eh. Pag consumer ka, malaya ka namang pumili, di ba? So, pero sa mga ibang bagay, katulad nga, mag-asawa, magkaibigan, pag faithful ka, yung sinabi mo, totoo, gagawin mo, hindi yun. So, medyo na-touch natin kanina sa Diyos, definitely ang Diyos ay tapat sa atin. Tayo din ay dapat magtapat sa Diyos dahil ang covenant niya, binigay niya sa atin yun, hindi naman siya papaloko din. Lalong hindi siya sisira. Tayo lang madalas na sumisira eh. Okay? So, yung another definition ay true to the facts as to a standard or to an original. So, pag sinabing faithful, totoo yun, hindi yung peke. Okay? Hali ah. Maharang pala yung ano yun.
God's faithfulness is conveniently interpreted for the self. So yung mga tao ng kaninang umaga, sino yung wala dito kaninang umaga? Bukod kay Anari. Jabal, no? Sino pa? Ah, si Rachel. Nimiss ko si Rachel. Pag wala si Rachel, hindi ako masaya eh. Pinakamabait dito yan. Sino pa? Yan, lahat dito na. So, yan, kaya natin, isa sa mga katotohanan actually, o dahilan, bakit ito yung ating topic, dahil again, na-preach ko na ito sa Mother Church. Pero sa atin din sana, kasi pag na yan, napapansin ko sa inyo, nag-share sa Facebook, saan kumukuha, baka din yung kilala ko, sino yan? Ano mga page yan? Okay? So, share nyo na lang isa atin, marami pa tayo dun eh. DM, nag-share ng isa eh, salamat. Okay. So, kaya natin nilalagay yun. Di mo tayo papasikat lang eh. Para may ma-share kayo. Yung hindi ko masabi sa inyo na, eh, pastor, paano kung wala kami ibang ma-share eh? Hindi ka naman nag-share. Kaya nilagay natin yun eh. May mga quotes doon. Siyempre, yung preaching natin nandun din. Subok na yun. Eh, mas maganda nga actually, pag Bible na lang share nyo, mas maganda pa yun eh. Isa yung minsan, yung quote ng kani-kanin yung kinote, may sublime dun eh. May konting tama, 90% correct, 10% wrong. Okay ba yun? Hindi pa rin eh. Yan nga ang style ng mga ng kalaban niya yun eh. Hinahalo yung katotohanan sa mali. So, sa ganung bagay, ganito rin. Tapat ang Diyos, tapat ang Diyos. Totoo naman yung kaso, yung interpretation nila doon, laging pabol sa sarili nila. Yun doon na nagkakamali tayo. At tayo rin, pag ganun tayo, ang utak natin, lagi ang Diyos ang may utang na loob sa atin kasi tapat siya eh. Pag hindi niya tayo binigyan ng ano, hindi siya tapat. So, mali na tayo nung iniisip pag ganun. Yan. So, number one, kaninang umaga, God is faithful according to His own purpose. Meron siyang pinurpose, siya naman nakakalam ng tama at mali, di ba? Alam niya lahat ng mabuti at gagawin niya yon. Ngayon, pag nangako siya sa'yo, hindi naman siya mangako sa iyo ng ano eh. May, alam niyo ba yung kasabihan sa English, yung blank check? Alam niyo yan? Alam niyo ba yung check eh? Ano yung check eh? Okay, pupuha natin mga bata. Okay, pag sinabing check eh, kasi bira tayong gumamit yan, kahit ako wala akong ganyan eh. Pag sinabing check eh, iba kasi, basta papirma-pirma lang eh. Pero inuutang yun, depende, di ba? Kung may lamang pa yan. Pero pwede kang mangutang niyan. So, na bibigyan ko si DM. Okay, natuwa ako kay DM. Kunwari, naglinis sa sakyan. Bibigyan kita ng cheque. Salib na pera, cheque. Pipirmahan ko lang yon. Kasi ibang mga yaman, ayaw mag-keep ng cash. Madaling nakawin, di ba? Gagawin nila. Magkano ang gusto kong bigay? 600. Pirma. Bibigyan cheque, papapalitan mo, ma. Maliit na tayo 650 sa ano, 600 sa cheque, no? Meron din. Kahit magkano, kaso nga, pupunta ka pa ng bangko, di ba? Kaya karamihan na nag-cheque, malaki-laki yung binibigay. Okay, pwedeng pang regalo yun. No, natuwa ako kay Anari. O, ito ang 1,000. Papapalitan niya yun sa bangko. Alam niya ni cheque ngayon. Ganun cheque, utang ako sa bangko, so magkakaroon ka. Kaya pag sinabing blank check, anong sabihin nun? Pipirmahan ko yon, tapos ikaw na maglalagay kung magkano gusto mo. Gusto mo yon? Kawawa naman ako. Pero ibang mayaman daw, ganun. Parang mahihiya ka na lang, di ba? Magkano, kahit magkano, yan ang blank check. Kung magkano gusto mo i-withdraw sa bangko, bahala na ako. Naintindihan nyo na yun, blank check. So, yun ang ibig sabihin nun. Ikaw ang bahala kung magkano lagay mo. Yung iba, ganun ang kala sa Diyos. In a way, tama rin naman yun, pero in many ways, hindi eh. Kaya nga dyan, sa mga giving na yan, maganda yan. Tayo, nagtuturo tayong giving. Kaso, okay, hindi natin nilalagay sa context na para bang ang Diyos ang may utang na loob sa'yo. Okay? Walang utang na loob ang Diyos sa atin. Itindihan niyo ba yung utang na loob, mga bata? Utang na loob. Ano sabihin utang na loob? Utang na loob. Atraso. Pwedeng gano'n, pero in a positive way. Kunwari, ginawang kita ng...
Parang ginawa kita ng mabuti, may utang na lugo sa akin, di ba? So, pwede mong hindi ibigay yun, pwede mo rin ibigay. Okay? Ng utang na loob. Pero ang Diyos, walang utang na loob sa atin. Maglingkod tayo sa Kanya, okay yun, matutuwa siya. Pero kung tingin mo sa Kanya, may utang na loob siya dahil ginawa mo siya ng pabor, hindi tama yun. Now, yung rewards naman niya, binibigay niya talaga, di naman siya magkukulang dyan. Hindi ka mo, kahit konting nadaya ka, hindi ka dadayain ng Diyos. Gusto kong sabihin. Pero again, walang utang na loob ang Diyos sa atin. Kaya, yun, so pag siya ay nangako, namamaya pa lang pangako, no? So may gusto siyang gawin, at gagawin niya yun, matapat siya doon. Okay, ang gusto, dinidispel lang natin dito, yung mga sinasabi nga na yung ibang name it, claim it na tinatawag, alam niyo ba yun? Ngayon, uso yun sa mga Pentecostal, gumagaya yung mga fellowship, pati yung mga Baptist na nanonood doon, nakikigaya na rin. Nung una kong narinig yun sa Baptist, talaga napaisip ako eh. Ano to eh, foreign sa scripture to, wala sa Bible. Pero yun nga, nung inaral ko, sa Pentecostal pala nangyari, kaya pala. Alam niyo, name it, claim it. Okay, may sakit ka. I-claim mo sa Diyos. Gagaling yan. Mamaya, wala na yan. I-claim mo lang. Kasi yun, claim. Ano, yung utang na loob ang Diyos sa'yo. Parang ganun yung nasabi nila. Dahil nag-pray ako sa'yo, Diyos. Dapat, wala na ito mamaya, ha? Mamaya, wala na ito, ha? Parang ganun eh. Kine-claim mo eh. Ano yun? Dahil lang sinabi mo. Hindi ganun ang Diyos. Amen? Andahan niya, kaya sana wala mapunta sa inyo sa mga fellowship na yan. Mga Pentecostal. Dahil lalayo kayo ng lalayo sa Diyos talaga. Pero outwardly, dahil puro Diyos ang ano mo, nasa bibig mo, kala mo malapit ka sa Diyos, pero hindi. Okay, yun ang gusto nang sabihin dito. May sarili siyang purpose, alamin mo yun. Di ba, hindi yung ikaw yung magmamando sa Diyos. Lord, ito ang gusto ko, ito ang kailangan ko. Tapat ka, di ba? Bigay mo. Parang ganun eh. Hindi ganun ang Diyos. May sarili siyang purpose, alamin mo yun, sumunod ka doon. At sigurado, bibigay niya yung para sa'yo. Kung paano ka sumunod doon. Ito na yung pagkakaiba, ikaw yung sumunod. Meron siyang sariling purpose. Inalam mo yung purpose niya, ano yung kailangan mong gawin for that, at saka ka sumunod. Bilisan lang natin kasi naano natin kanina umaga to eh. Sabi niya 7 and 8. So yung text natin dyan, sinasabi niya, mahal ko kayo pero hindi dahil sa napagaling nyo, mahal ko kayo dahil gusto ko. Okay? Kaya ngayon kung magbago siya ng kontrata dahil di kayo sumunod, wala siyang mali doon. Amen? Yan na lang yan. So number 2, God is faithful in that He is true to His promise. Parang ganun din. Kanina purpose, siya ang ang gusto niya yun, ikaw sumunod. Pero ngayon naman, pag nangako siya, totoo siya doon. Pero yung hindi niya pinako, hindi siya totoo doon. Hindi ka masasaktan kahit kailan. Pag naging Kristiyano ka, ang buhay mo, laging masaya. Narinig niyo na ba yun? Kanta yun, di ba? Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Hep, hep! Ganun pa yun eh. Kaya ayaw mo ngayon pag alam mo, lagi masaya, walang problema. Ngayon, iba naman yung masaya ka dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Iba yun. Okay yun, tama yun. Pero yung parang dinadrugs na yung sarili mo na walang darating na problema. Hindi, kahit di pinangako ng Diyos. Gusto ko ipangako ng Diyos sa akin yun eh. Or, mayroong pinangakoan yung Diyos, tulad nung kanina, punta natin ating text, pinangako yun sa ibang tao, at may gagawin siya, ikaw hindi mo nagawa, tapos ikiklaim mo pa sa sarili mo. Hindi, ganun. Amen? Sabi dyan, oh, which keepeth the covenant and mercy to with them that love Him. Parang Romans 8:28 lang din. Diba? And keep His commandments to 1,000 generations. Ibig sabihin, regardless kung matagal na, may Noah, pinangako, may kay Abraham, may pinangako, sumunod ka rin doon, regardless yan. Hindi makakalimutan yung Diyos. Amen?
Ngayon, point number 2 natin. So, yung binasa tayo dyan. Again, ano yung covenant, mga bata? Para maintindihan nyo. Pag sinabing covenant, kontrata yan. Okay, agreement. Okay, yung lagi nating example, yung sa upa. Salamat, hindi tayo umuupa dito. Pero imagine nyo kung umuupa tayo dito, ang upa dito, kunwari lang, 5,000 isang buwan. So, ang usapan, mag-buy kayo ng upa, pwede nyo gamitin yung lugar. Ganun lang yan eh. Sino nang umuupaan dito? Sino umuupa? Meron sa inyo eh. Alam ko eh. Ayan, si Ana Ray, di ba? Alam mo yun. Sinabing umuupa, hindi sa iyo yun. Kami, ilang taong kami umuupa mag-asawa eh. Ilang taon? More than 9 years. Yung ibang inupahan namin, yung ibang may-ari, mabait. Yung iba, loko-loko, di ba? Hindi, yung isa, basta, kaya ko ng kwento eh. Yeah, loko-loko talaga eh. Kami lumakad lahat, tapos. Anyway. So, pag uupa ka, may agreement. Oh. Magbabayad ka every month. Tapos, pwede mong gamitin yung place. Ganun yung simple niyan eh. Ngayon iba, sinasabi, huwag kang magbubutas, mayroon kami naupahan, ganun eh. Kasi, maganda yung place nila, ayaw nila mababoy, so pwede silang magbutas, magpaalam ka lang. May mga ganun, depende sa usapan. Ngayon, paano yan pag hindi, kunwari, nagbutas ako doon, hindi ako nagpaalam, papalisin na ba agad ako? Depende kasi maliit na bagay lang yun. Eh, paano pag di ako nagbayad? Eh, di ba, agreement natin, titira kami dito, ba't mga pinapalis? Hindi ka nagbayad eh. So, yung sinasabi nilang sa English eh, material breach of contract na tinatawag. Ibig sabihin, sobra yung pag-breach, pag sinabing breach, hindi ka sumunod. Usapan natin ganito, hindi ka sumunod. Eh, hindi mo rin makukuha yung end ng agreement ko, hindi rin kita patitirain. Pero dito, ano nangyari? Pag ang Diyos nangako na, mga anak na lang ng Diyos, anak ka ng Diyos, ligtas ka na, di ba? Kahit anong mangyari, hindi mawawala yun. Pero yung mga pagpapala, yung sasamahan ka niya dito, sasamahan ka niya, gagabayan ka niya, okay, poprotektahan ka niya, pati mga anak mo, mga mahal mo sa buhay, inangako niya yun. Basta susunod ka sa akin. Yan ang usapan. Eh, hindi ka sumunod. Sinong mali? Pag hindi ka niya protektahan, sabi, huwag kang magdadrugs. Simple lang yun eh. Huwag kang mag-boyfriend na unsafe. Huwag mag-girlfriend na unsafe. Para hindi ka mapahamak. And then, mahal mo na ako ng Diyos kahit anong gawin ko. Medyo, hindi mo naintindihan yung agreement. Di ba? So, hindi na gano'n ka pa rin. Boyfriend ka rin ng unsafe. Ano pa yung sasabi ko kanina? Nag-drugs ka. Well, ba't nasira yung baga ako? Di ba? Pray ako ng pray. Ba't sira na? Lord, oh. Tatanggalin na lang. Mamatay daw ako. Sinira mo yung sarili mo, di ba? Di pa yung sabi, Lord, protectahan mo ako sa cancer. Mag-iossi ako, pero mag-iossi ako. Pero gusto ko di ako magkaka-cancer. Ganon. Di ba? So, parang niloloko yung sarili mo. Hindi pwedeng, hindi faithful ang Diyos sa hindi niya pinangako. Yun lang gusto ko sabihin dito, okay? So, he keep his covenant doon lang sa kanyang pinangako. So, balik tayo sa ating text. Ay, binasa pala natin yung mga verses kanina umaga na ang Panginoon ay maawain even makasalanan ka na. Okay? So, ibig sabihin, katulad nga, no, yung balik tayo sa ating illustration sa upa. Ang usapan, hindi ka nagbayad, tanggal ka, alis, di ba? Pero kahit sa mga ganyan, minsan, ay, pwede ba extend natin ng 10 days? Magbabayad naman ako. Sa palagi mo, papaalisin ka kaya, no, pag nangako ka ng ganun? So, umpisa, hindi, di ba? Yun yung sabi, may grace period. So, alam nyo ba na ganun din ang Diyos? Tingnan natin dito sa verse 9 pa rin. Kanina, which keepeth covenant and mercy. Ano yung mercy? Tingnan natin sa Psalms 36. Ngayon dyan.
Ay, basa nga po, ready, go. Ready, go. O Lord, in the heavens, and thy faithfulness reveals unto the clouds. Ang awa mo, Panginoon, ay nasa langit, at ang iyong katapatan ay umaabot sa mga ulap. Ibig sabihin nun, eh, wala naman ako sa ulap eh. Ibig sabihin lang nun, maaway ng Diyos, amen? Actually, may Psalms alam ko, dalawa yun eh. For His mercy endureth forever. For His mercy endureth forever. Kaya may kanta rin ganun eh. Kasi inuulit-ulit talaga ng Diyos dahil natulad ng mga bata, minsan ang kulit. Minsan gusto mo lang paluin eh. Hindi ka naman anak yan, kaya hindi kayo pinapalo, di ba? Kasi umaasa ako, isang araw, magiging matino rin kayo. Tulad ni Arnel ngayon, ang tino na ni Arnel, di ba? Oo, oh, kumpara dati. Eh, si Ronel din. Buti, wala kasi, hindi mo kasi kasama si Jeremy, no? Pero pagkasama mo yun, gusto mo yung palabasin eh. So, ganun din. Ito si Rachel, mabait naman talaga to. Sobrang bait nga eh. Diba? Kasi ate mo. Okay. Ano tayo sabihin ko? Yan. So, pero minsan, ma-absent din. Pero dati, excited sa church to eh. So, anong gagawin mo? Hindi mo pwedeng laging pagalitan, diba? Kasi nga, ang bata minsan, marami pang dinaitindihan. Yan, si ano din dati, buti nga, active na naman kayo. Dati, nawala rin itong mga sinana din eh. Ganun talaga eh. Si ano, minsan, pinagpapalit tayo ni Lian sa ano eh. Sa siesta eh. Pahinga. Merienda. Merienda. Okay lang yun kasi naiintindihan natin yun, di ba? Kasi ako, tinagdaanan ko din yun. Yung time na bagong Kristiyano ako, wala pang ML. Ibang laro namin. Oh, wala pa nga yung Dota, StarCraft ang uso nun. Eh pag ano, gusto ko maglalaro na lang ako. Inabutan mo pa yon? Ato ka na. Yung one? Ah, meron pa ngayon. Maganda yun eh, no? Laro nga ta. So, ilayo ng church sa amin. Sabi ko, bira, maglalaro na lang ako. Mamasahi ako. Eh, ayun, so, sinagarin ako ng pastor ko. No? So, inaasal-asal lang ako nun. Na-realize yung nga, tama pala si pastor, bakit ka magpapalit ang church sa lango? Tama ba yun? Ba't magpapalit ko ang church sa pahinga? Pastor, magpapahinga ako eh. Hindi mo tayo nag- Hindi mo tayo gabi dito nag-church. Schedule naman yan. O, tulog ka rin sa gabi, di ba? Oh, hindi mo pwedeng dahilan yun. Lord, may trabaho ako. May oras ng trabaho. Ano pa? So, yung mercy niya, ibig sabihin, hindi naman yung unang nagkasala ka ngayon. Wala na pag-asa. Ayaw na kita makita. Hindi naman ang ganun ng Diyos, di ba? Kaya gusto ko sabihin dito, ang Diyos ay faithful. Siyempre, una sa mga sumusunod sa Kanya, pero kahit yung illustration natin kanina, Lord, pwede ba, extend mo ng konti yung upa. Hindi ako makabayad ngayon. Okay? So, ngayon, di pa kayo nagtatay. Siyempre, mga bata pa kayo eh. Kaya minsan, ganun din. Natutunan ko yan, matagal. Siyempre, may pangailangan din yung church. Salamat nga ngayon, may tabaho si pastor. E, paano kung wala? Hindi po pera ng tinuro ko dito. May ganun po, maniwala kayo. So, yung sabihin ito, maawain siya, amen? Amen! Kaya, basta nahiya na ako mag-church kasi naka-absent na ako ng ano, isang buwan, isang taon. Kaya, meron ba ako sinasabi sa inyo, aasarin pa kita pag umaten ka na? Salamat na sa Panginoon, di ba? Hindi na kita, ano yun dito, aasarin kasi dumaan din ako dyan, amen? So, maaway ng Diyos. So, number one, ang Diyos ay faithful according to His own purpose. Number two, God is faithful to His, and two, to His own promises. But number three,
God is faithful even to the perpetrators. Pag sinabing perpetrator, yung mga makasalanan or mga nagpa-participate sa kasalanan. Katulad ganina, ang ingay ng iba, di ba? Ngayon, buti, behave. Wala yung maingay. Ay, meron pa rin pala doon sa likod. Anong sabihin nung ano? Wala, tuloy ako. Yan, yan. Ibig sabihin, hindi ka naman agad wala ng pag-asa, di ba, sa Diyos. So, papalampasin niya yan. Minsan, papalampasin niya. Minsan, madalas nga. Sabi nga sa Bible, God is slow to wrath. Nakalimutan ko yung verse, pero sabi niya dyan, hindi siya agad magpaparusa. Amen? Kaya yung mga anak ko, sinasabi yan, kunwari, si Stephen. Sabi ko, kunwari lang anak, ha? Madalas na. Kunwari, ano bang kasalanan mo? Kunwari, nangaasal niyang, ano niya, kapatid niya. Hindi ko naman papaluin agad, di ba? Ano magawin ko? Isang sisitsitan ko lang. Isang gaganunin ko lang, di ba? Kayo din, may mga tatay rin kayo, di ba? Unang ano niyo ba, palo agad? Ang Diyos lalo na! Kaya nga sabi nung iba, kaya binabaliwala siya eh. Nakakaalala lang yung iba dyan, mga unbeliever, mga Kristiyano rin. Pag nagkasakit na, may problema na, nagutom na, saka Lord! Saka, ay, hindi pala ako, ano, all-powerful. Ganun yun, di ba? Mga bata, wala nang pang-enroll, wala nang pamasahe, buti ngayon, nasa bahay lang kayo. Paano pag magka-college na yan? Ayan na, matututo na tumawag sa Diyos yan. Amen? Gusto ko sabihin dito, actually, pinaka-point ko dito, kung nagkasala ka sa Diyos, mahihiya ka na ba lumapit eh, anak ka niya? Yung anak ko, minsan yan, minsan napangalitan ko rin, pero gusto ko ba lumayo sa akin yung anak ko? Hindi, never! Papaluin ko lang yan, pero mamaya, alambingin ko na yan. Yung mga boys ko, kinikis ko pa yan. Pero Stephen, kasi laki na eh. Mama na eh. Pero pag pinalo ko yan, todo rin, pag makulit. Ibig sabihin ba nun, ayawan na pag pinagalitan ka? Hindi, ganun. Kaya ang God is faithful, isa yan sa mga ibig sabihin yan. At especially sa mga anak ng Diyos, para maintindihan natin. Amen? Hindi yung puro faithful lang, binigyan mo ng utang na loob. Alam mo, may utang na loob. Hindi ganun. Para sa mga tunay na lang ng Diyos, sa Bible, gusto mo malaman, tapat ang Diyos, nagkasala ka, huwag mo na itodo. Dahil papaluin ka rin niya. Pero, pag naisipan mong mali ka, mali pala ako, pa-absent ako, pa-late-late ako, hindi ako nagbabasa, hindi ako nagkakabisado. Yung iba, nagkakabisado, hirap na yun. Ako lang, hindi ako niya, memory verse. Hala sila. Natawanan ko na lang sila. Ang sarap-sarap pag memory verse, di ba? Tangatalo ka dyan pag wala ka niyan. Mahirap, ilang ano lang yun eh. So, sinong walang chat dito? Si Ana rin, may Facebook ka ba? Meron, lahat ng bata kayo, meron na yun. Stephen lang wala eh. Malapit na yan. Ano ko sabihin? So, i-chat ko. Ang chat lang tayo, hindi puro kalokohan, ha? I-chat namin sa inyo yung memory verse. Subukan nyo yan. Ano na si Arnel, tingnan nyo si Arnel, gaganyan-ganyan lang yan. Nakapagkabisado kanina lang. Eh, lalo na kung isang linggo buwelo mo. Ayan, buwan din to absent. Oo, yan. Oh. Yan sabi ang mama mo. Ganang ma-absent. Eh. Inusundo na nga kayo ni Bud eh. Sasakyan na nga ni Bud ang ano eh. Ganang talaga sa ministry. Na ma-appreciate nyo yung naglilingkod sa inyo. Amen? Bira kayo. Pag nagutong pala kayo, punta lang kayo kina Bud. Tindi nyo. So, sa amin din, may gusto magpampo na dito eh. Kasi sinabihan namin, ano? Huwag naman. Amen? Nagkasala ka, balik lang sa Panginoon. Amen? Parang tatay mo na wala ka na ibang pupuntahan. Mahiya ako kayo, pastor. Huwag kang mahiya. Mahiya ka pag sa Diyos. Pag di ka na akong nagpatuloy sa Diyos. Yung kausap ko kanina doon, kaya ang tagal namin nag-uusap, kasi matagal na po ng baptist.
Ang ganda yung usapan namin. Yun, namimiss dyan din yung church. Kasi bata siya sa church siya ngayon. Nagpapabaho. Madalas yan. Mga bata, kaya tandaan nyo to, ha. Nakakalungkot pag ganyan. Nag-soul winning kami. May mamimit kami. Dati silang naalagaan sa church. Pag laki nila, pinagpalit na lang Diyos sa trabaho. Magpapalain ka ba noon? Daming trabaho dyan, eh. Kasi wala tayong tiwala ka sa Diyos. Sabi niya ngayon, pabira yung trabaho niya. Okay din naman, kaso hindi. Ang trabaho niya, anytime daw napatawag siya, dapat punta siya. Kasi, nahirap lang ganun trabaho. Wala kang panahon sa... Oh, puro trabaho. Katulad si Buti, si Ate Ningning, no? Gatrabaho ng ano. Yun. Natutunan doon niya. Yan. So, tandaan niyo mga bata, may time sa church, may time sa lahat ng bagay. Amen? May time sa laro. May time sa fun, pero may time sa aral. May time sa Panginoon. Amen? Amen. Huwag naman yung Panginoon pa ang pagkukulangin natin. Matapat siya, tapos tayo, ano tayo? Eh, ikaw lang, Lord, ikaw lang matapat eh. Dapat tayo din. Amen? Amen. Sabi sa Bible nga, maging banal tayo katulad ng Diyos. Hindi natin kayang abutin yung kabanalan ng Diyos, pero hindi yung kaya mo. Diba? May expectations sa inyo, sa atin. Ganun din ako sa inyo minsan, kaya minsan kinakamusta kayo. Kung nasan si Rachel? Naku, nanood po eh. Ako, pinapanood nyo din naman ako dito ah. Nakakatawa ba sila? Mas nakakatawa ako minsan, lalo na pag-comment. Inusubo ko magpatawa kasi si pastor ko, ganun din yun eh. Nagkakwento si pastor, ba't? Ganun si pastor. Kasi yun pala yung mga ibang member doon, dahil problema daw sa buhay. Kaya... Alala ko si pastor, minsan patawa ng patawa. Yung pala, yun nga. Minsan, pag matami daw problema, dinadaan sa, ano yun, eh. Sa patawa, eh. Amen? Huwag niyang pagpalit sa TV. Maganda sa TV ngayon, nare-replay na, di ba? Mag-ano ka, sila ito. Mabait itong mga ito, eh. Pag-pray niyo, magkaroon kayo ng asawang maatino. At si Mrs., tingnan si Mrs. ko. Anytime yan, nag-Facebook lang yan. Ha? Selfie-selfie lang yan. Kahit wala siyang trabaho, di ba ang trabaho niya dito? Hindi siya pinabayaan ng asawa niya, di ba? Ganun yun. Kaya huwag niyong pagpalit ng Panginoon. Amen? Amen. Ma'am Joanne, di ba? Paano-ano lang yan? Netflix lang. May BU na ba kayo? BU? Wala. Eh, di siya makabayaan ni Brother James, di ba? Takot lang yan. Okay, so sana maintindihan niya mga bata. Ang Diyos ang unahin niya. Amen? Matapat ang Diyos kahit tayo hindi. Eh, paano pa pag nagtapat din tayo? Yun ang maganda. Mas lalong parang tatay sa anak yan na tuwang-tuwa ka sa anak mo, di ba? Mas bibigyan mo ng pabor yung anak mong matino. Nasaan ba si Peter? Yan. Ito, mas ano to eh. Hanap lang kita. Okay, tapusin na natin to. Last. Kasi lalas magkakapareho lang itong mga points ko eh. Sa verse 9, nasabi dyan, ay, hindi ko nabasa. Okay na yan. Anong bilis ng oras? Bilis ng oras, no? Pag nakikinig kayo, natututo kayo. Sabi dyan, with them that love Him and keep His commandments for 1,000 generations. Sabi dyan, okay, yung iba pinagpapala niya, pagmahal siya. E pag hindi, He repay, o binabayaran din pala yung mga, ano eh, galit sa Diyos eh. Anong binabayad sa kanila? Sabi dyan, I will destroy them. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo yung kalaban ng Diyos? Tapos ka. Sabi dyan, sa 12, if ye hearken, okay, hearken po yan, hindi hearken. Alam ko yung hear is hear, H-E-A-R. Pag sinabi, pag pinagsama yan, hearken po yan, ha? Sabi, makinig, at talagang makinig ng gusto. Amen? Amen. Salamat, nakikinig ngayon lahat. Pwede si Julia, kasi tulog na eh. Okay, pagod na maglaro. So, anong point ko dito?
So God is faithful according to His own purpose, true to His promise, and then even to the perpetrators. Pero hindi lang po yun. Okay, God is faithful. God's faithfulness is at par with His prudence. Sa Tagalog, pag matapat siya, yung nasabi ko rin kanina umaga, hindi naman siya pwedeng lokohin natin. Amen? Ibig sabihin nito, pag sinabi prudence, matalino. So, ang gagawin mo, pag matalino, for example, si itong mga bata ulit, nakaka-relate din naman kayo dito, sure. So, minsan yung mga bata, gusto maglaro, dadahil lang pa, nah, nalaro naman ako. Ano naman di ako bata niyan eh. Ibang bata naglalaro. Di siya, nagdadahil lang natin yan pag malaki na, di ba? Siyempre, mas matalino yung nanay. O sige, mag-aral ka muna, tapos pwede maglaro. Yan. So, ganun din sa Diyos. Hindi mo siya pwedeng lokohin, hindi mo siya pwedeng talinuhan. Mas matalino siya eh. Kaya sinasabi niya kanina dyan na, to them that love Him, oh, talo ba siya noon pag pinagpala niya yung mahal, nagmamahal sa kanya? Siyempre, hindi. At sinong babayaran niya? Yung mga lolo ko talaga. Paggalit sa kanya, ah, sabi nung isang kilala kong preacher, lahat tayo mahal ng Diyos, lahat tayo therefore sa langit. Naloko-loko yung preacher na yun. Hindi totoo yun. Ang Diyos, yung mga galit sa kanya, nagagalit ka ba sa Diyos? No, kasi maayos kayo, ligtas kayo, pero yung ibang hindi ligtas, pansinin nyo, hindi yan mahal ang Diyos. Galit sila sa Diyos. Katulad ngayon sa US, talagang gulo na raw eh. Nabasa ko lang eh. Ano ba yung nabasa ko last time? Yung mga bakla kasi ito eh. Parang, gusto nila, pag pinanganak yung bata, huwag mo lalagyan ng male. Huwag mo lalagyan ng female. Hantayin nyo daw, pag lumaki na daw yung bata, tuturuan nila, anong gusto nyo, maging lalaki o maging babae? Sira ulo, di ba? Ganun, matindi ngayon labanan doon. Ba't sinasabi sa inyo, wala naman tayo sa Amerika, susunod tayo dyan. Yung sogi nga, di ba? Yung timing nun, halos nung nag-legalize sa US, sumunod yun eh. Mabuti, matalino pa yung mga tao, mga Pilipino. Kaya, huwag kayo mag-gulit kay Pastor, paggalit ako sa bakla sa Facebook, ha? Dapat kayo din. Dahil ang Diyos, galit dyan, tapos kayo, mas mabait kayo sa Diyos. So, dapat pag ganun, mag-amen kayo kay Pastor, amen? Amen! Sabi ko eh. Hindi mo tayo magagalitin kahit kanino lang, di ba? Pero yung mga ganyan, loko-loko yan, hindi mo papaplacate yan. Pag binigyan mo ng karapatan yan, oo, okay lang daw silang ikasal, hindi magtatapos yun doon. Magiging CR natin, pare-pareho na. Gusto niyo yun? Nangyayari sa US yun. Tapos mag-aampo na yan ng mga bata. Anong gagawin nila sa bata? Kaya, ayun, tandaan nyo, isabihin, tinutumbasan, babayaran sila ng Diyos, gagantihan sila ng Diyos, yung mga galit sa Kanya, amen? At yung mga sinabi sa Bible na galit sa Diyos, sa Romans 1, yung iba doon, ang parusa sa kanila, yung naging bakla nga sila. They are given over to a reprobate mind. Hindi lahat ng reprobate bakla, pero karamihan. Okay? Kasi, lilituhin na sila ng Diyos eh, ni yung gender na nila, hindi na nila maintindihan. Ganun po yan. At sabi rin dito sa verse 12, if ye hearken, actually, nabanggit ko na yung kanina. So, hindi pwedeng lokohin ng Diyos. Sabi mo, Lord, magpalaan nyo kami. Sumusunod ka ba sa akin? Lord, magpalaan nyo kami. Pansin nyo ibang mga ganun. Hindi na namin mag-usapan yung doktrina. Hindi nga, karamihan nga sa mga Pentecost, hindi nga ligtas. Tapos po, pagpalain nyo kami, ano yun? Utang na loob ang Diyos sa kanila. Kaya mapalad kayo, pag nanatili kayo sa baptism, hindi kayo maisira ulo. May hirapan din kayo, pero pagpapalain kayo ng Diyos, amen? Amen! Hindi kayo, lalayo kayo dyan, hindi kayo maluloko dyan. Kaya kanina yung kausap ko, ganun eh, matino siyang kausap eh. Kaya pala natutuwa sa akin. Eh, sineshare ko yung, ano niya yun, parang bayaw niya. So, natuwa sa pinamerienda pa kami, sabi ni Arnel, ba't kayo pinamerienda? Ewan mo. Natuwa sa amin eh, bakit ba?
Ganun pala yun. Tama pala kay Pastor. Ha? Minsan ganun, amen. Amen. Kasi Stephen, ayaw pa. Maapit ito eh. Sabi sa Bible, kung anong bigay sa'yo, ngayonin mo, amen. Amen. Soft drinks kasi. Okay lang yun para masanay din. Matapos na natin. So, ang message natin, simple lang. Ngayon, ang Diyos ay matapat. Anong gagawin natin? Abusuin natin siya? Eh, kung naintindihan mo na kung talagang matapat siya eh. Hindi mo siya abusuin kasi yung pagiging matapat niya, nakita natin sa ating apat na points, hindi na siya pwedeng lukuhin. Okay, so anong gagawin natin? Dahil matapat siya, pag may problema ka, pag may kinakabahan ka, itong mga bata, ang kinakabahan niya, pag kakaroon kaya ang trabaho, ganun yan, di ba? Anong course ko? Nung panahon namin, baka nga hindi ako makatanggapin sa college. Baka nga wala akong pang-enroll. Magtapat ka lang sa Diyos, amen? Amen. Minsan nga, di mo kailangan yan eh. Masipag ka. Ngayon, ang gagawin natin, hindi natin siya abusuin, maglingkod tayo sa kanyang tapat, amen? Dahil kanina, banggit natin, magtapat siya, tapat tayo, anong mangyari? Mabuti. Mabuti at marami siyang pagpapala, amen? Walang limitasyon ang pagpapala ng Diyos. Amen. Hindi niyo yung mga bata, kanina yung blank check, ilan ang gusto mo? Ikaw magsulat. Eh, nakahiya sa Diyos eh. Kaya ka nahihiya kasi hindi ka tapat eh. Magtapat ka sa Diyos, mahihiya ka sa Diyos, hindi mo siya mauubusan eh. So, tanong, Pastor, ikaw, anong hiningi mo sa Diyos? Alam, pag nagmamature ka, hindi ka rin naman hihingi ng puro material. Yan ang totoo dahil nakatakot din yan eh. Tsaka mag-manifest yung maturity mo dyan. Mare ako, Lord, may sasakyan na ako, salamat. Kaso nasira kahapon. At least naayos naman. Lord, pwede ba bigyan mo ako yung sasakyan, di naisira? O kaya yung iba kasi pag gano'n mayaman yan, yung di ba, alaga sa kasa, di naisira yun, halos. Bamboo transformer. Okay. So yun na po yung ating mensahe. Basahin ko lang itong dalawang verse. Hindi. Basahin nyo rin. Okay. Hebrews 6:18. Tapos na po tayo. Ay, madali ba? Medyo late kasi tayo nag-start eh. Basahin nyo po ha. Ready? Go. Ano yung hope set before us? Bukod sa langit, yung ibang bagay pang pinangako niya. Amen? Mga pagpapala. Huwag sabihin nito, ang Diyos ay di nagsinungaling. Hindi niya nga kaya magsinungaling. Mali naman yung interpretation sa Riano. Ang Diyos ay mayroon siyang hindi kayang gawin. Ano yung magsinungaling? Hindi naman niya gusto magsinungaling eh. Anyway, nasa impyerno na ngayon yun. Pero, imagine mo, kunwari, yung tatay mo. Ito, Stephen, magpapabili ng bike yan eh. Tay, bili mo akong bike. Ikaw daw. Ah, si Vito pala. Sino ba? Sino daw? Wala ng budget. Pero kunwari, yung tatay mo, ganun. Eh, kung tatay mo, Diyos. Pinangakuan. Next month, may bike ka na. Sisira bang Diyos doon? Sigurado yun. Kaya pag nag-solve winning tayo, di ba? Mabuti ba nakakausap natin sa ginawa natin sa kapadyak na yan? Sino na nagtatanong eh? Kasi iba nga yung method nila sa atin din. Medyo may konti pagkakaiba. So natututo sila, amen? Amen. Bakit pinapatanggap agad? Bakit hindi? Sinira mo muna ng gospel, hindi mo mapatanggapin. Di ba? Dahil ang Diyos pag nangako, katulad yung kanina, yung sinira ko kanina, medyo hirap eh, kasi pag-pray nyo rin si ano, ha? Mabait yun eh. Di ba? Sinong kalaro nun? Ni Joe, sabi ko kanina, Joe Mill, si Iko, Ibot, hindi, medyo hirap siya, medyo nagtumigil na pala sa pag-aaral yun, Ibot, o kanina, tumanggap, noong una hindi niya naintindihan, sabi niya, nakatigil na sa akin ganyan eh, itinatanong ko, pag ano ka ng Diyos, saka pupunta, ay hindi ko po alam. So, siyempre, matatagalan na ako dito. Pero, mandang, okay naman.
Kasi yung mga bagay talaga patungo sa Diyos, hindi naman niya kailangan mo maging doktor para maintindihan, di ba? So, naintindihan niya. Pero yung sinasabi ko lang, pinatanggap ko, pagkatapos sabi ko, oh, ligtas ka na ba? Ay, hindi pa po. Bakit? Di ba, nangako ang Diyos, anong kailangan mong gawin para maligtas? Si Ana, ligtas na ba? Amen. Ang mga tawanan. Si ano, si... Bago, si... Si Rachel, ligtas ka na ba? Si Jaja. Oh, dalawa, nakadalawang beses ka na. Ito, si ano... Si Ashley, ligtas ka na ba? Nakalimutan mo na naman. Ah, sige, minsan na napaalala nyo lang. So, bakit ligtas tayo? Kasi matapat ang Diyos! Yun yun! Sabi na hindi siya magsisinungaling pag binabi niya, tumanggap ka sa akin, manampalataya ka sa akin, yun na yun! Ligtas ka dahil matapat ang Diyos, hindi siya sira. And last, 2 Peter, 1 Peter pala. Buti ang Diyos, tapat, amen? Ayun na lang. Ready, go! Therefore, let them that suffer according to the will of God, commit the keeping of their souls to Him in well-doing, as unto a faithful Creator. Amen. Entindihan niyo ba? Amen. Lord, mapapatay ako dyan pag nag-soul winning ako. Pagkatiwala mo yung kaluluwa mo, amen? Ligtas ka na nga eh. Faithful siya. Gagawin niya yung dapat niyang gawin. At pag namatay ka, at sa langit ka naman eh. Ano ka pa? Amen? Amen. Okay, let's pray. Panginoon, salamat sa naintindihan sa nawa namin. Ang inyong katapatan ay tunay. Ito ay according to your purpose, according to your promises. You're true to your promises. This is a event to the sinners, Panginoon, perpetrators. And yung last, Panginoon, ay this is at par with your prudence. Matalino kayo, hindi namin kayo pwedeng lokohin. Therefore, alamin na lang namin na kayo ay matapat. Alamin namin kung anong gusto nyo, kung paano namin gawin, ang dapat namin gawin. Panginoon, magtiwala kami sa inyong character, na kayo po ay faithful, just, and loving, Panginoon. Matalino din. Patas din kayo at maawain, Panginoon, at marami pang iba. We pray na kayo po ay magtapat din sa inyo. Yun ang aming maging conclusion ngayong gabi. Ngayong hapon, matapat kayo. Kami ay magtapat din sa inyo para kami naman po ipagpalain nyo. At hindi lang sa generation ngayon, pati mga anak namin, makita namin, Panginoon, kahit mga bata pa to, Lord, magplano na sila sa kanilang mga pamilya, magiging pamilya, kanilang mga anak, maglilingkod sa inyo, kanilang mga apo, at mga kaibigan namin, Panginoon, na willing na makinig sa inyo, Panginoon, magpa-under sa inyo, Panginoon. We pray na kayo pong gagabay sa amin. Lang salamat sa inyo pag-ibig, katapatan. Intindihan namin to at magpapatuloy kami matapat din sa inyo, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.